Hello guys! At na naman tayo. So for today's video, i-share ko sa inyo ang isa na namang adventure trip ko pabalik ng Maynila. So as usual, ganun pa rin. Paano nakapunta sa airport, mga pangyayari sa airport, nakarating na Maynila, at ano na pa. Kumain, sumakay ng bus, sumakay na naman ng train, ang muntik na mawala sa Kamaynilaan hanggang sa nakarating din sa talagang destinasyon ko. At marami pang iba na mga pangyayari. So paano? Tara, panoorin at tapusin ang video ito. And let's enjoy the show! At dito ko nasisimulan ang kwento. Alright! Pagkatapos kong magkape at magbreakfast, maaga na naman akong umalis ng bahay. Pero hindi na ganun kaaga nung sa nakaraang video ko. Galing ng bahay, nag-commute lang ako papuntang Turil proper para sumakay ng van. Actually, hindi pa ako magbibiyahe papunta ng airport para Maynila. Gabi pa kasi ang flight ko. At ang biyahe ko ngayong umaga ay papunta sa work ko. Oo, magtatrabaho muna tayo ngayon hanggang maghapon. Sayang din naman kasi ang araw. Hindi ko na masyado i-feature ang workplace namin. Bawal na kasi as per policy ng company namin. Ganern. Buti naman at hindi ganun ka-busy ang buong araw ko. Medyo dumidilim na din pala ang paligid pag out ko sa work. Di ko dala si King, kaya naglalakad lang ako palabas. Bale, doon na naman ako magtatambay sa kanto para pumara na masasakyan papuntang airport. It's either kasi bus or van ang masasakyan dito papuntang airport. Maya-maya lang ay nakarating na din ako ng Davao Airport. Bale, 40 pesos lang din ang singil ng pamasahe. Not bad na din. At least, komportable at aircon pa ang sinakyan ko. Naabutan na ako ng gutom, kaya kakain na muna ako. And as usual, dito pa rin ako sa malapit na Jollibee. Mabanat na lang ako sa kain ko ngayon. Baka kasi mahaba-habang oras ang antayan ko sa biyahe. Depende na lang yan sa takbo ng panahon. And of course, as usual, ganun pa rin ang in-order ko. Burger steak na may rice, mayroong fries, may soft drinks, at syempre, may burger. Mawawala pa ba yan? Pagkatapos kong mabusog at pagpahinga, maya-maya lang ay umalis na agad ako at naglakad na papuntang airport. Siya nga pala, napansin ko medyo maraming mga pulis dito sa paligid. Kasagsagan niya pala ito sa siege ng mga pulis na makapasok sa KOGC. Actually, ang KOGC nga pala ay nasa labas lang ng Davao Airport. Medyo peaceful pa naman ngayon, kaso marami lang checkpoint. Nakapasok na din ako ng airport. Nag-check-in na agad ako at kumuha ng boarding pass. Umakyat na agad ako at dumiretso na sa boarding gates. Wala pa akong gate assignment. Bale, doon na lang ako sa loob magtatambay. At least, makaidlip man lang sandali. In fairness, di naman ganun kadami ang mga tao dito sa loob. Kaso, yung iba dyan, delayed ang mga flights. Matagal daw nakababa ang assigned airplane. At syempre, ang tambayan ko dito ay doon sa charging station ng mga cellphone. Wala eh. May kalumaan na talaga ang phone ko. Wala pa akong budget pambili ng bago. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo. Total, nakaka-vlog pa naman din. Nakarating na din kami sa assigned plane namin at tinawag na ang assigned flight namin. Maya-maya pa, nakapasok na din kami sa aeroplano. At grabe, ang lamig masyado sa loob. Kung sa bagay, may jacket naman akong dala. Sa laki ng plane namin, hindi siya tumugma sa dami ng mga sumakay. Konti lang pala ang nakasakay ngayon sa flight. Kung sa bagay, gabi na din masyado at delikado. Kaso, nagtitipid kasi ako, kaya sugal ko na to. Hehe, nakarating na din kami ng Manila Airport. At bale, dito muna ako tatambay hanggang umaga. Syempre, gabi pa kasi at madilim pa masyado ang paligid. Kaya sleeping muna ako dito. Naghahanap na ako kung saan ako pwede pumuesto. Marami din namang mga biyahero ang nagpapalipas ng mga gabi dito. Kaya kanya-kanyang pwesto na sa kahit saang lugar dito sa loob ng airport. At sa wakas, maliwanag na din sa labas. In fairness, napasarap din naman ang tulog ko. Although, di talaga may iwasan na magulat o bigla kang mapagising, pero importante, nakatulog pa rin. At napadami na naman ng mga tao dito. Kung sa bagay, well, bago ako aalis ng airport ay magbe-breakfast muna tayo. Dito na ako kumain sa McDonald's at para makapagkape na din. Yippee! At nagtitipid pa rin ako ngayon. Umorder lang ako ng chicken fillet na may rice, may fries, nagdagdag na rin ako ng burger at syempre, kape. Alright! In fairness, okay na din ang kape dito. At may sipa din naman. Tamang-tama. Para di na ako antukin sa mga susunod ko pang maya biyahe. Nabusog din naman ako sa mga kinain ko. Pagkatapos kong mag-relax, ay dahan-dahan na ako naglakad palabas ng airport. At ito ang itinerary ko sa araw na ito. Bale, ang destination ko naman ngayon ay makapunta sa Philippine Cultural College sa Quezon City. At para makapunta doon, kailangan kong sumukay ng bus sa labas ng Manila Airport. Bus na papuntang Taft Avenue, dun sa terminal nila mismo. Pagkatapos, ay aakyat na naman ng tulay papunta sa LRT 1 station. Syempre, bibili ng ticket para papuntang Blooming Treat station. At sa Blooming Treat, sasakay na naman ng jeep papuntang D2Azon. At konting sakayan na lang papunta dun sa school na pupuntahan ko. O diba? Feeling ko, para na rin ako matagal na dito sa Maynila. Imagine ninyo,
Dahil sa pagtitipid ko, sinusubukan ko talaga ang iba-ibang mga klase ng mode of transportation dito. Dati, hanggang motor, pedicab, jeep, at bus lang tayo. Ngayon, may patrain-train pa. And this is going to be my second train travel sa buong buhay ko. Dati, MRT. Ngayon, LRT na. O, diba? At nakarating na ako ng EDSA train station para na rin bumili ng ticket. Yung ticket na card nila dito. Hehe. Bale, 25 pesos lang din ang babayaran mo papuntang Blooming Street. Actually, kahit marami ang mga tao dito sa train station, pero di naman ganun kataas ang pilahan dito para makabili ng ticket o card. Pagbili, dumiretso na agad ako sa toll area para maswipe ang card. Pagkatapos ay ang pag-aabang na ng train. Siya nga pala, kailangan mabilis ang galawan mo dito. Dahil sa pagmamadali ng mga tao, pag dumating na ang train, kailangan takbuhan na agad, papasok sa train. Oo, wala pa kasing 10 seconds, bigla nilang isasara agad ang pinto at aalis na agad. So, kung hindi ka nakasakay, mag-aantay ka na naman sa susunod na train. Nakarating na din ako ng Roosevelt train station. Actually, medyo malayo-layo pala talaga dito. Nagtaka kasi ako kung bakit ako matagal nakadating. Well, bumaba na agad ako ng train station at paglalakad na naman papunta sa malapit na palengke dito. Bale, sasakay na naman tayo ng jeep papunta ng dito Wason Street at yung jeep na sasakyan ko ay may nakalagay na Frisco. Mga ilang minuto din ako nagantay ng jeep. Maya-maya pa ay nakasakay na naman ako. Buti bakante ang front ni manong driver at doon na ako pumuesto. At least man lang, makakita ako ng mas magandang view ng mga daan dito sa Maynila. Halos makapareho lang din naman ang jeep nila at sa probinsya namin. Kaso, wala pa rin tatalo sa uso-uso na jeep na sa Davao mo lang makikita. At sa wakas, nakita ko na din sa malayo ang venue ng pupuntahan ko hanggang sa narating na din ang Philippine Cultural College. Grabe! Medyo mahaba-haba pala ang mga nilakbay ko papunta dito. In fairness, ang dami mga tao na nagpipilahan dito. Well, at sa hinaba-haba ng nilakbay ko at since nandito na lang man tayo, eto na tayo sa ating mga katanungan. Bakit ba ako nandito? Ano ba talaga ang pinunta ko dito? Bakit marami mga tao dito? At ano ba ang meron sa school na ito? Well, may schedule na kasi sa skills test namin. Yung skills test na related sa PS topic. At dito na school ang gagawing venue. Oo, bale, kinabukasan na kasi ang schedule mismo ng skills test ko. Maaga na akong dumating para man lang at least matour ko pa sandali ang venue. At heto na nga, ang nakatagtang araw na ng skills test ko. Maaga akong nagising, nagprepare at umalis ng hotel at diretso na dun sa venue. Kailangan pa kasing magpa-attendance para sa mga attendees. Nakapag-attendance na din ako at meron silang nilagay na stamp sa kamay ko. Bale, magbe-breakfast na muna tayo dito sa malapit na Jollibee. Suking-suki na talaga ako ni Jollibee sa buong Korean journey ko. Nag-take out na rin pala ako ng burger para man lang pambaon ko dun sa venue kung sakaling napatagal ang skills test namin. Medyo mabilisan lang ang kain ko at bumalik na ako agad dun sa venue. Siyempre, para hindi tayo mahuli sa mga announcement at mga balita-balita dun. Oo naman, habang tumatagal, dumadami na din ang mga aspirants na magtitest sa araw na ito at halos kinakabahan na ang lahat. Well, good luck na lang sa outcome ng skills test namin. Nakahanda na rin ang passport at face mask ko. Siya nga pala, wala na akong footage ng mga ganap sa loob ng school. Ipinagbabawal na kasi ang paggamit ng cellphone pagkapasok mo. Sa akin, so far, nauna sa test namin ang physical test. Ito ay ang pagsukat ng physical ability mo. May ipapagrip sa'yo at ipupull na timbangan. Sumunod naman ang skills test. Yun ay ang inserting of pins, hanging rings, at assemble and disassemble of bolts and nuts. At ang huli ay ang self-introduction at interview. At sa kabutihang palad, ang lahat ng yun ay na-accomplish namin. Hi, salamat. Ang gaan-gaan sa feeling. Yung parang paid off the paid off ang lahat ng mga sacrifices at panahon na ginugol namin sa pag-aaral, pagre-review, pagbabiyahe, pagpa-practice, pati na din ang mga puyat at pagod namin. Sa wakas, natanggalan na din kami ng mga tinik. Alright! Pagkatapos ay nag-book na agad ako ng Joyride para diretso na ako sa Manila Airport. Joyride nga pala ay isang booking app na maghahatid sa iyo sa preferred destination mo. Parang Grab at Uber na din. Kaso, mas mura ang pamasahe dito compared sa mga taxis at Grab at Uber mismo. At hinding-hindi ka maiipit sa traffic sa kamaylilaan. Alright! At heto na nga, nakarating na din ako sa airport. At least, hindi nauubos ang oras mo sa traffic. Actually, mga 10 PM pa naman din ang flight ko, pauwi ng Davao. Bale, dito na lang ulit ako tatambay hanggang gabi. At least, secured na ako na hindi mahuhuli sa oras ng flight ko.
pera na lang kung nakatulog ako ng maimbing dahil sa pag-aantay. Hehe, tumambay na din ako ng 7-Eleven para makapagkape na din. Mura kaya ang kapihan nila dito. Oo nga pala, ito pa pala ang unang tikim ko ng kape sa 7-Eleven. So far, all goods naman din. At hanggang dito na lang muna tayo guys. Maraming salamat ka pala sa lahat ng mga nanood at sumubaybay pa rin sa mga vlog ko. Siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-iwan ng comments at subscribe na din sa YouTube channel ko. Pindutin na din ang notification bell para na rin sa mga latest updates ng videos ko. So paano? See you ulit sa mga next videos ko and of course, enjoy!